Panginoon at hinahin ng kanyang ngalan. Siya ay abitan at kapatiran magpapagpapan. Anang langit at mula, kanyang araw at buwan, kanyang mga istatyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, dalubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli. Sapagkat hindi tayo nanghahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni naman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahanghanghangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa. Ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipin't anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Iyong mabigat ang pasan ay kay Jesus magdapan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makarinig kay Jesus. Nagbulog-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ang may sandaang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ng nay masaya niyang papasanin ito, pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kaniyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin
sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos sa langit sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kaniyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ipinaliwanag ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong umaga ang ibig sabihin ng isang makasalanang nagsisi at bumalik sa kaniyang buhay sa pamamagitan ng dalawang talinhaga. The parable of the lost sheep and the parable of the lost coin. Parehong nawala pero parehong nakita. Ito ay pagsasabuhay ng kasaysayan ng kaligtasan ng tao ayon doon sa kaniyang pagkaunawa. Ang tao from the very beginning kasama tayo ay palaging nawawala. Tayo ay kasama sa kwento ni Jesus na isang tupang nawawala. Hindi dahil sa hindi mahalaga ang siyam na putsyam. Para kay Jesus, ang bawat isa ay mahalaga. Kaya nga napakaganda nung pagsasalarawan ng mabuting pastol na kaniyang inilagay sa kaniyang balikat upang ibalik sa karamihan at magsaya dahil nakita niya ang nawawala. Ito tayo. Ito tayo na palaging inilalagay ni Jesus sa kaniyang balikat bilang isang suwail at laging nawawalang tupa. Kailan tayo titigil tumakbo? Kailan tayo titigil umalis sa karamihan? Pero ganun pa man, takbo man tayo ng takbo, hindi tayo makaliligtas sa Diyos. Hahanapin pa rin niya tayo. Siya pa rin ang magiging daan upang mabalik tayo sa tunay na kawan. Sa ikalawang talinhaga o parable, ang babae ay sumisimbolo sa inang simbahan. Ang nawawalang pilak ay sumisimbolo sa atin na mahalaga ang bawat isa sa inang simbahan upang bumalik at palaging nasa kawan at kumpleto sa paningin ng Diyos. Araw-araw po tayo'y nagkakamali. Lahat tayo mayroong story ng pagiging makasalanan. Lahat tayo laging may istorya ng pag-iwas sa Diyos. Pero ano man ang gawin natin, hindi tayo makakaiwas. Palagi pa rin tayong hahanapin at tatawagin ng Diyos sa kaniyang pangalan. Kaya nga napakaganda ng Ebanghelyo kahit na po ang unang pagbasa. Kayang ipagpalit ang isang bagay sa mas bagay na mahalaga. Kaya nating ibigay sa Diyos ang isang bagay na mas mahalaga sa ating buhay. Kaya inaanyayahan tayo palagi ng Diyos na magbalik loob sa Kaniya upang lalo nating maramdaman ang Kaniyang pagmamahal, ang paglalagay niya sa atin sa balikat. Katulad ng banal na krus, katulad ng Poong Nazareno na parang napakaraming niyang pasan at kasama tayo doon sa pinapasan niya. Kung tutuusin, kung iikot kayo dito sa Quiapo, parang ang lahat ng tao, pasan-pasan ni Kristo. Paano po? Imagine niyo yung mga nagtitinda. Di ba no? Kung wala ang Quiapo, wala silang kita.
walang bibili sa kanila. So pasan-pasan sila ni Kristo. Yung ordinaryo mga nagtitinda ng tubig, bakit sila nandyan? Kasi alam nila may bumibili. Alam nila may kita sila. Yung mga yan, pasan-pasan ni Kristo. Dahil kay Poong Jesus Nazareno, ang araw-araw nila ay nabibigyan ng kahulugan. Nung isang araw, dumadaan ako dyan eh, may dalawang tindera na nag-uusap. Ang sabi nung isa, nag-abuloy ka na ba? Sabi ng isa, hindi pa. Ay, hindi ka magkakaroon ng kita ngayon kasi hindi ka nag-abuloy. Ang ibig sabihin is, nagbigay ka na ba ng limos sa kahit sino mang makita mo dyan? Yun pala yung kanilang pag-uunawa sa pagsunod sa Diyos. Na hindi sila kikita, hindi babalik yung kanilang puhunan kasi wala silang ginawa kabutihan sa araw na iyon. Napakalalim, napakasimple, pero napakalalim kung uunawain mo na sa kasimplehan ng buhay, nakikita nilang babalik lamang ang iyong ibinigay kung mayroon ka ring ibibigay para sa Diyos. Katulad ni Jesus na hinahanap niya ang nawawala upang ibigay ang pag-asa ng tao. Upang ibigay ang awa ng Diyos na una dapat makadama nito ay ang mga taong nawawala at makasalanan. Dahil ang una lamang makadarama ng awa at pag-ibig ng Diyos ay ang taong nawalay sa Kaniya at muling bumabalik katulad ng nawawalang tupa. Tayong pong lahat ay nawawalang tupa na kailangang maramdaman ang pag-ibig at awa ng Diyos. Huwag tayong manghinayang na mawala ng bagay na mahalaga sa atin, pero bibigyan pala tayo ng Diyos ng mas mahalaga pa doon sa mga bagay na nawala. Meron po akong kilalang madre. Sabi nila doon sa isang kasama, "Sister, wala na po tayong sibuyas." Napakasimple sibuyas, nawalan sila. Wala po tayong magagamit na pangluto sa lugaw na ipapakain natin mamayang hapon doon sa ating feeding center. Alam mo, wala pang isang oras, may nagdala ng dalawang sakong sibuyas. Ibig sabihin, bago pa lang doon sa bagay na nawala, magbibigay ang Diyos ng mas marami pa doon sa bagay na nawala. Anong gagawin ng mga madre doon sa dalawang sakong sibuyas? So pagkatapos nilang magamit ang tatlong sibuyas, yung natira sa dalawang sako ay kanila namang ipinamigay. Napakahirap kung ang ulam mo puro sibuyas. Ano ang pinapakita doon sa karanasan ng mga madring ito? Na ang bagay na nawawala ay ipinapalit ng Diyos kung ito ay ating hinihingi ng may pananampalataya. Huwag kayong manghinayang na mawala ng 5 piso upang ilagay sa ating buslo. Yung 5 piso na yan, napakarami ng napapakain tuwing Huwebes ng umaga. Yung 5 piso na yan, marami ng napupuntahan at naibabalik ang iba dahil sa kanilang pagkawalay sa Diyos, ikaw ang naging mabuting pastol upang sila ay makakain sa susunod na linggo.
Huwag kayong manghinayang. Nawala ang cellphone mo, huwag kang manghinayang. Baka yung cellphone na yon, maging mitsa pa ng buhay mo, kaya ngayon pa lang, nawala na. Nawalan ka ng kaibigan, okay lang yon. Papalitan ng Diyos na mas mabuti at maunawaing kaibigan. Huwag tayong manghinayang na mawala dahil sa pagkawala doon natin matatagpuan ang pag-ibig at awa ng Diyos. Let us let loose in the presence and love of God. Dahil ang taong sarado ang kamay, hindi pwedeng tumanggap ng biyaya ng Diyos. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang pastol na nakikilala sa bawat isa sa atin sa ating pangalan. Ialay natin ang ating panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kaniyang personal na pag-ibig sa atin. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen, o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang buhay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbunyi kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Pinakamahinahong Ama, akayan mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, basbasan mo ang bawat isa sa amin, sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakaalam. Makasunod nawa kami saan mo man kami dalhin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa'yo, salamat ng
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpara na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang krusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihilig namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Narito si Jesus ang mabuting pastol. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at subog at bibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. I will give you rest.
saves the Lord. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na may sakit at may karamdaman sa ating Healing Mass and Service ngayong araw na ito ng Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating All Souls Envelope sa mga nagdanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Sulat lamang po mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Niyahandog ng Quiapo Church ng Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa ating Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.